My second question is for Mark Anthony Fernandez. Mark, nakakatuwa, it's good to see you again, no, doing a film like this, no. Siguro my question ko is parang tell us something about your role here in this film. What ano yung ipoportray na role here in this film? And the second part of my question is, what can you say about your son's performance in show business right now? My role here is a angel. His name is Angel Michael. Angel Michael siya na gustong patayin yung Antichrist. Yun, tapos nagmamatsyag siya. Tapos he's not supposed to kill the Antichrist hanggang sa they can't kill him, they can only jail him. So yun yung magandang ano ng kwento. Tapos when regard to my son naman, I'm happy sa nangyayari sa kanya at gusto ko yung puso niya, gusto niya talaga maging artista. So natutuwa ako na nagsusumikap siya. Follow up lang dun sa question ni MJ about Gray. Hello? Yes, Lea, ano yun? Hi, yeah. Are you open to working with Gray? Parang hindi pa yata kayo nagkasama in any TV or movie in the past. So in the future, will you welcome any offer na makakatrabaho mo si Gray? Oo naman, Lea. Siyempre, kung maganda lalo na yung project, bakit hindi kami magsama, di ba? Ako nga, sa tinagal-tagal ko po sa showbiz, kahit pa paano, wala pong nakakabili ng gringo na sa story. Alam mo yun? So, I mean, can anybody makakonvince si Senator Gringo na? I mean, if we do that, that's Gray and me in that, or alam mo yun, me, tapos mag-guest si Gray or something like that, or vice versa, that would be big, di ba? For more insight. Yes, very exciting and magandang project yon for both of you. Tapos na, nasagot mo na yung role mo for this movie. Thank you, Mark. Kay ano, Mark Anthony. Mark? Hello. Mark, the last time na nagkausap tayo, mataba ka pa nun, di ba? Parang hindi pa pandemic nun, di ba? Tapos ang kinikwento mo talaga is eager ka na mag-lose ng weight para mas marami kang magawang project and everything. Kukumustahin ko lang yung journey mo kasi ang gwapo-gwapo mo ngayon, no? Parang nag-slim ka na, parang bumata ka. So can you make kwento about your yung weight, kung paano mo napagtagumpayan na magbawas ng timbang? And ilang pounds na ba ang nabawas sa'yo? Anong ginawa mo? Siguro nasa 40 pounds na yung natatanggal sa akin, Leo. Tapos mag 800 days na ako nag-workout dire-diretso mula nung nakalaya ako. Kasi umabot sa punto na ayaw ko pag-insayuhin. Actually, pwede mo nga siya i-demand ang ganun eh. Na ayaw nila ako pag-workoutin sa loob ng kulungan ng time na yun. Pero hindi ko ginawa dahil mababait naman yung ibang tao doon. Pag 800 days na ako nag-workout mula nung nakalaya ako, natitigil lang pag may trabaho. So, sa awa ng Diyos, ayan, medyo, kasi ako talaga bilang at-isa, pakiramdam ko, walang dating ako kapag hindi proper yung weight ko. So, ito, kahit paano, alam mo yan, kumbaga, umabot pa sa punto na kailangan ko pa ipagdasal yung weight ko. Sana, Lord, balik yung figure ko, ganyan. Ayun, buti lang na answered prayers. And salamat sa kay God. Yun. Pero, satisfied ka na ngayon sa timbang mo o dire-diretso ka pa rin sa pagpapababa ng timbang? Siguro another 15 pounds. Patingin na po, sis lang. Pogi. Wow! Another 15 pounds pa or 10 pounds. Sa maintenance lang, ganun. Last question ko sa iyo. Humihingi ba ng advice sa iyo si Gray sa pag, kasi
napapanood ko yung Ang Sayo Ay Akin, boses na boses mo siya eh. Parehong-pareho, pati yung boses mo, na-acquire talaga ni Gray pag uma-acting, pati yung ibang nuances mo. Nagkakausap ba kayo about that kung paano niya, kung paano siya humihingi ng payo sa iyo sa pag-arte, ganun, since magaling kang aktor? Hindi pa namin talaga napag-usapan yung mga parts na yun, pero ako nagkusang loob na ako na nung few times kasi naghiwalay na kami ng mama at papa, naghiwalay na kami nung mama niya nung may pagkakataon akong makapagpayo, nagkusang loob na ako magpayo. Ayun, pinahiwan ko siya ng ganito, ganun, ganun. Pero yung sa naalala ko na humingi siya ng abiso sa akin, parang wala akong maalala. So ako na yung nagkusang loob na magbigay ng payo. Sobrang proud ka ngayon sa kanya, no? Nasusundan niya yung yapak mo, ano? Basta ako, oo naman, proud ako dahil may maganda nangyari sa kanila. Maganda yung nangyari sa kanya. At syempre, nagbibinata siya, nagiging independente siya. So masaya ako, proud ako bilang tatay. At syempre, ang gusto ko, ang ano lang, huwag sila mawalang patient, talagang trabaho lang trabaho, hanap lang ng hanap ng proyekto hanggang maka, talagang maka-jackpot, baga na markado-markado, yung papanalo ni role, parang ganon, or magustuhan ng tao. Yun. Thanks, Mark. May last question ako, Giselle. Since Holy Week naman, sa end of March, paano nabago ng pandemyang ito ang kinaugalian yung pagdiriwang kung pagdiriwang man ng Holy Week? Kasi parang dalawang beses na tayong Holy Week na pandemya, di ba? Pandemic Holy Week tayo na twice na. Kasi March tapos noong nakaraang taon. So, paano na nabago ang ano nyo? Kung paano nyo sineselebrate ang Holy Week? O kung paano nyo ginugunita? Tama, ginugunita ang Holy Week. Everyone. Ella? Ako po kasi parehas pa rin. I'm always with my family po tuwing Holy Week. Kasi kadalasan din po birthday po ni Mama. Ngayon kasi medyo April na, diba? So, ngayon, nandito po ako sa bahay. Sama-sama po ulit kami. And ganun lang po. Katulad pa rin po ng dati. Pero mas okay po kasi mas konti yung mga nakakasamang tao kasi syempre bawal lumabas, 'di ba? Kadalasan din po pagka Holy Week medyo nagbabakasyon tayo, ganun. So ngayon po mas okay dito, mas isolated, mas malalapit po kami sa isa't isa. Tama. Gardo? Papa Gardo. Yes, Leo. Ako yung nakalakhan kasi namin parang ano eh nagninilay-nilay. Pagmahal na araw, pagkatapos, kagamukha nung nasabi ko kanina, bawal magsaya hanggat maaari, pasalamatan yung mga nangyaring magaganda, yung mga biyayang nakuha mo sa buong buhay. And then siguro ang mamimiss ko is like, nung wala yung pandemya kasi, nagbibisikleta, iglesia nga kami. So, kumbaga, umaabot kami ng Manawag, Pangasinan, Magdalena, Laguna. Tapos, kumbaga church hopping. As much as possible, kung mabubuo mo yung 14 na churches, yun, kumbaga, iba yung fulfillment. So, parang masarap din sa pakiramdam kasi nahihikayat mo sila at kahit papano na ilalapit mo sila sa Panginoon, di ba? Parang, sabihin mong masaya ng konti dahil nakakapagbisikleta ka, nagsasama-sama kayo, pero still, nandun pa rin yung spirito ng Panginoon, di ba, na nakaano sa inyo. And kumbaga, nakakapagpasalamat, nakakapagnilay-nilay. So yun yung nakaka-miss ngayon. Thank you. How about Direk? Direk. Yun, kasi normally pag ano eh, pag Holy Week, bakasyon din lahat eh. Yun lang yung time na parang walang work eh. Pero parang since last year na nagsimula yung Holy Week yung buong taon natin. Actually. So, parang ganun. So, wala nang bago parang. Wala nang bago. Yes, to answer your question, back in the day, medyo guilty po ako in saying that the ultimate goal was kung ano yung pinaka
memorable na place na pwedeng puntahan tuwing Holy Week. That was the ultimate goal before. But after pandemic, after all these things that happened, talagang natutunan ko na rin na now that I have a daughter, is the goal is ano ang magiging memorable na gathering or memory na pwede kong maiwan for her na dadali niya with her as she's growing up. So it's just really more yung importanteng bagay na talaga. Unlike before, oh, so tayo pupunta, oh, let's go there kasi hindi pa tayo nakakapunta doon and it's cool. So now, simple lang, streamlined life, simplified, probinsya lang kami, and you know, we will just have a very nice get together as a family.